Okay, magandang araw po sa ating lahat. Ang ating content ngayon ay how to compute the area of a trapezoidal shape property lot. Yan po ang ating tatalakay ngayon. Dito sa example nito, ito yung trapezoidal shape ng property lot. So, ang B1 niya is 120 meters, ang B2 niya is 80 meters, yung H is 60 meters. What is the area? Yan ang question. Tinatanong kung ano yung area ng shaded blue shaded portion na to. So, ang pagkuha po nito ay hindi simple na formula lamang, katulad ng rectangular shape. Ibang formula naman po ang magagamit dito. So, tignan natin kung paano natin ito masosolve. So, by recalling the area of a trapezoid, which is equal to 1/2 of the summation, the sum of B1 and B2, multiplied natin ito sa height. So, ito yung B1 at B2, ito naman yung height. Yung nakalagay na given doon ay ito is 120 meters. Ito naman ay 80 meters at ito po ay 60 meters. Ngayon, kukwentahin natin kung ano yung ilang square units to, square meter kung property lot na ito. So, sa given na value na yan, isosubstitute natin ang mga to sa formula. So, area of trapezoid is equal to 1/2 of B plus 1, B1 plus B2 multiplied by the height. So, isosubstitute po natin na yung B1 is 120, B2 is 80 meters, then the height is 60 meters. Okay. So, ito ang solution. Area of trapezoid is equal to 1/2 B1 plus B2 multiplied by the height. So, ilagay natin dito 1/2 times 120 plus 80 meters times 60 meters. So, uunahin po natin ito. And, ito-total muna natin to, tapos saka natin i-multiply lahat. And ganito ang kalabasan niyan. So, 1/2 times 200 times 60 in meters. So, ang magiging product niyan is 6,000 square meter. So, bali yan po ang solution ng tanong ng property lot na yan. Ang kabuuan niyan is 6,000 square meter. So, ganyan po ang pag-solve ng property lot na kung ito ay may trapezoidal shape na ganito. Yan. So, sana po ay naintindihan nyo. Simple lamang. Pero, ang pinaka-importante dyan ay maintindihan nyo yung concept niya kung paano ito isolve at malaman nyo kung ano yung mga value niya. Yun ang importante doon. Dapat alam nyo yun. So, kung trapezoidal shape, kung rectangular shape, madala lang kung magkwenta, basta alam nyo lang yun po yung tamang formula. So, sana po ay may natutunan na naman kayo at maraming salamat po sa pagsusubaybay sa aking vlog. Abang-abang lang po ulit at susunod na vlog po may update na naman ako tungkol sa mga calculations natin. Huwag po sana kayo magsawa. Maraming salamat po.